Ay, naku. Nandito ako sa labas ng bahay ngayon, nagmumukmuk ako. You know, of all times ngayon, yung dapat hindi ako nagbibideo kasi nga dapat, ay naku, sabi ko sa'yo, gumuguho ngayon ang life ni Shuling, gumuguho ang araw niya. Hindi siya okay. Kaya lang, naisip ko, life ko saan? Sabi ko nga sa'yo, Shuling will practice what she preaches. Diba, sagi ko sila sabi, meron yung mga bagay na hindi mo naman talaga masolusyonan, yung mga problema, kahit anong gawin mo, wala sa'yo yung solusyon, hinihintihan mo na lang yung desisyon ng Diyos, yung bang galing sa pagkakataon, sa panahon, bago matapos ang lahat ng problema mo. Kasi, you know, the decision is not in your hands, the solution is not in your hands. So, life goes on, Chuling makes another video. Okay, so anong point ko today? Ang point ko today, wala. Gusto ko lang, naalala ko lang yung mga mahilig bang pumunta sa restaurant, tapos nakikita ko yung sobrang high-headed ba pag mag-order. Yung makita ko sila yung kumutratuhin yung mga janitor at saka mga secretary nila at saka yung mga household help nila. Parang, you know, they are so much mataas ba? Yung very boss ba ang tingin nila sa sarili nila? So, anong point ko? Ang point ko is tanongin kayo, ano ba talaga ang point ninyo? Why do you have to rub it in that you are the boss when you actually are? Di ba? Okay. Kaya ka nga nandun dahil ikaw yung may pera, di ba? Dahil ikaw yung nag-order, ikaw yung customer, at kaya siya nandun na waiter siya dahil siya yung mas less privileged kasi sa'yo. Kaya din siya ang secretary mo kasi siya yung mas na mababa yung credentials niya kisa sa'yo. Kaya ikaw din yung boss. Kaya din siya yung maid mo kasi siya din yung walang pera, so kailangan niyang manilbihan sa'yo. Okay. So, bakit mo ngayon kailangan to rub it in? Why do you have to rub salt into the wound? Mababa na nga yung kinatatayuan niya. Kailangan mo pang ipamukha ang yung ganun na sa kanya by treating him like that? Bakit? Ano naman ang point mo doon? Hindi naman niya tatama yun. Di ba kasabi nga ni Spider-Man? Great... Teka, kailangan maayos ito ha. Great power comes with great responsibility. Yun, nakuha ko yun, nadali ko. So, ibig sabihin yun, sa tingin ko, ha, huwag ka namang kapalmuks. Ano ba naman, pare? Ikaw na yung pinagbigyan ni bossing na pagkarami-raming blessing. Ikaw na nga yung nandun sa taas. Ikaw na yung nakatapos. Ikaw na yung maraming pira. Ikaw na yung powerful. Tapos, ikaw pa yung magtratuto ng ganun. And of all people, tratuhin mo pang ganun ba? Yung mas mababa pa sa'yo. Para wala man lang kala challenge. Kumuha ka kaya. Huwag yung sabi nga nila palagi, why don't you fight somebody your own size? Diba? Parang you fight somebody na kaya ka rin tapatan, kaya ka din labanan. Kukuha ka din lang ng alipustayin mo, yun pa mas mababa sa'yo, yung hindi ka pwedeng labanan. Hoy, ano ba naman, makilaban ka para kang duwag. Magpakalalaki ka, magpakababae ka, magpakatao ka ng tama, ha? Nang hindi ganyan. Sabi ko nga, kumuha ka ng katapat mo. Huwag yung sa baba. Nasa baba na nga yan. Sabi nga nila palagi, you do not kick somebody who is down. Dahil kung ganun ka, ibig sabihin nun, you are even worse than a dog. You are worse than an animal.